start identifying themselves as transgenders, then it also means that you have to start addressing them with the names that they want to be addressed. And using the pronouns that's specifically for that purpose. Actually, sa totoo lang, ang ating wikang Filipino ay walang kinikilalang gender. Ang naging gender lang naman ang language natin nung gumamit tayo ng English. Kasi very gender blind ang ating Filipino pronoun, ikaw, ako, siya, tayo. 'Di ba? Pero kailangan sa American English, kailangan i-identify mo kung he or she siya. Now, if someone is a transgender woman, like Angela Ponce or Angela Ponce, you identify her as her. Okay. Jake Cyrus should be called a him. Okay. So, yeah, para sa isang taong katulad natin, when we feel na, ito yon, halimbawa, babae ako, tapos parang, ano bang issue? Ba't natin kailangan problema ito? Ang daming problema sa buhay. That's privilege. You don't feel that they're in a way, parang you have to ask yourself, why am I dismissing this concern? Kasi for people who are transgendered, for the longest time, they try to hide who they are. And it's really nice if you acknowledge them. So ako personally, in my class, because in the Philippines, hindi pa ano yung magpapalit ng pangalan yung mga transgenders. So ako, pag kami transgender students ako sa klase, ang una kong tinatanong sa first day ng class when I call them, how would you like me to address you? What name should I call you? So they'll give me their chosen names and I will call them that all throughout. Okay. Kasi yun yung concern natin sa gender identity. Ngayon pag inisip ninyo, ma'am, so binary na naman. Cisgender, transgender. Paano kung di naman kami transgender? At hindi rin naman kami cisgender. We're still talking of the identity, ha? How we see ourselves. Okay. So, kung kayo ay taong walang confusion sa buhay, yes, mabuhay kayo. Okay. But for the people na medyo na gustong mag-explore, gustong makita kung what makes them comfortable, then let's, yun nga, try to understand them. Okay. Nakakahilo siya konti, no? Again, this is not to label people, but just to start being more aware of our language. Because remember, language also shapes our reality. If you're a cisgender and you're not a trans, how can you identify yourself? There are some terms, okay? If you don't want to adopt these terms, that's fine. That's really, really fine. Walang problema. But in gender studies kasi, this is something that's being discussed. Okay? Para naiintindihan natin na ang gender, kaya ang tawag ko sa lecture ko, spectrum. Kasi ang gender, hindi binary. Spectrum siya. Mahaba siyang linya na nag-fluid, gumagalaw. Okay? So, yan. We've talked about cisgender and trans. Then, let's go to non-binary. Non-binary are people who don't identify as exclusively male or female. Non-binary, posibleng kung ikaw ay lesbian. I don't identify, if you're a lesbian, you don't identify as male and female. You have a different identity. So you can call yourself a non-binary. Okay. So bisexuals sometimes can identify as non-binary. Then you have gender fluid. Okay, my current partner now identifies as a gender fluid. Ano yung gender fluid? Sila yung mga taong yung identity changes over time. The next one is gender expression. And I also sum it up with this. Sometimes you are what you wear, but sometimes you're not. Okay? Bakit ko siya sinasabi? People would think that lesbians has to dress like this to be a lesbian. And then, they are shocked when someone who's really, like, very girly, very feminine,
Tapos you hit on her at, ano, on a bar, tapos, tol, hindi tayo talo. Tapos, maluloka yung lalaki. Kasi parang, lesbian ka, ang ganda mo ah. Ang sagot ko doon, bakit gwapo ka? I mean, doon ako naluloka eh. Yung in-equate din natin yung expression sa kung maganda ka o pangit ka. Or, yun nga, minsan, sayang, bading siya, ang gwapo pa naman niya. Parang, guys, may karapatang maging maganda at gwapo ang LGBT. Hindi yan pang cisgender lang. You just imagine, we totally judge people by the way that they express themselves. But expression sometimes does not have anything to do with your identity. So there are a number of gender expressions. We have the androgynous. Androgynous are people who express themselves using a combination of masculine and feminine characteristics. Si Ruby Rose, who is a model, is an androgynous model. So she androgynous siya because she presents herself as both masculine and feminine. Feminine expression are, for example, how you would, these are associated with women, okay? So, di ba, ano yung mga bagay na associated with women? Generally, makeup. But it doesn't mean na nag-makeup ang isang tao, aasyo mo agad na babae siya. Okay? Kasi yung mga emo rocker bands also wears makeup. Kaya, yun yung sinasabi ko eh. Kaya siya dimensions. Kasi, hindi nangangahulugang kung ano rin yung physical na nakikita mo, yun din yung pag-identify nila sa kanilang sarili. Okay? So, you have androgynous, feminine, masculine, of course. So, kung ikaw ay may penis, you identify as a man, then you dress also in clothes traditionally associated with men, then happy ka kasi wala kang masyadong discrimination na natatanggap sa mundo. Okay? Kasi kahit pa paano, privilege pa rin po ang mga lalaki. Okay? Ang lesbian, sabi nila, they are twice oppressed. They are twice oppressed kasi oppressed sila as babae, oppressed pa sila as lesbian. Matindi dyan kung ikaw ay probinsyanong lesbian pa. Tatlong beses ka oppressed. Oppressed ka bilang babae, oppressed ka bilang lesbian, oppressed ka pa bilang taga-probinsya na rural. Mas malala dyan kung ikaw ay person with disability pa. Apat na beses ka pang oppressed. Binuhat mo lahat ng oppression sa mundo. Para kang Mara Clara na teleserye. So, I mean, being conscious of these things makes you, in a way, I think, kinder towards the struggles of other people and towards your own struggles to know who you are. Kasi a lot of people, a lot of students would also come to me, they will tell me, "Ma'am, paano yan? Hindi ko ma-figure out kung ano ko, sino talaga yung gusto ko." Tapos I would ask them, "Ilan taong ka na ba eh?" "Ma'am, mga 18. "Okay lang yan, bata ka pa." You don't have to define who you are at a certain point. Kasi lagi yang may pagbabago. Pero kung feeling mo, magmula, "Ma'am, pagkagising ko, sa paglabas ko pa lang sa tiyan ng nanay ko, alam ko, babae talaga ako," then fine. That's also really, really good for you. Okay? And of course, gender neutral. So these are people whose expression is different from conventional expectations of masculinity and femininity. So marami na rin pong gender neutral na expressions ngayon. And nowadays, there are also brands that actually, actually ito yung hinaing ko sa mga brands ng dito sa Pinas. They don't dress, they only dress for men and women. They don't dress for the other genders. So, my choice is to wear really, really baggy dresses or things, or go to the women's and wear really tight clothes or clothes with girly cuts. So, ang pangarap ko sa buhay, hindi ako fashionista, pero gusto ko talaga magka-label for
gender androgynous, gender neutral people. Kasi nakakalungkot pag pumupunta ako sa mall, saka sa sapatos, sobrang gendered ng sapatos. Hinain ko to kasi mahilig po ako sa sapatos. Okay, sobrang gendered ng sapatos. Maraming gusto akong sapatos, pero lahat sila nasa lalaki. Tapos, pag pumunta ka sa lalaki, wala kang size. So, minsan gusto ko magwala. Bakit kayo ganyan? Meron akong pera. Ba't wala kayong size? So, pero you can just imagine, di ba? Very limited yung... Sa atin kasi usong-uso pa talaga yung men, women, di ba? Hindi pa masyado yung mga brands na talagang bahala ka. Okay. Yan. So, again, expression is how you choose other people to see you. Okay. Oh, ito. Nakakatawa to. Siningit ko to ka dito kasi natawa ako sa infographic na to. Kasi yung expression, hindi lang din po siya sa damit. Minsan, dahil expression siya, katawan yung pinag-uusapan natin. No? So, ibig sabihin, kung ano yung katawan mo, binabase nila sa kung ano yung dapat mong ginagawa. Gender roles, expectations. Di ba nakakatawa? How to tell if a toy is for boys or girls? A guide. Do you operate the toy with your genitalia? Pag ang sagot mo yes, that may not be a toy for kids. But if you don't operate it with your genitalia, then, obviously, gender does not and should not matter. Di ba? So, yun yung isang nakita ko sa idea ng expression. Kasi we usually look at expression only as how the way that we choose to express ourselves. But also because expression talks about our body, di ba? And expectations of society on how we use that body. Sometimes, we tend to gender everything from shoes to clothes, to toys, to colors. Yung kulay, wala siyang pakialam. Tapos, magugulat si Pink, ano ba, hindi lang ako pang babaeng kulay. Ba't ba pinipilit niyo akong babae lang akong kulay? Si Blue, sino nagsabing pang lalaki akong kulay? Apparently, dati, Blue is actually associated with women. Pink is for boys. Along the way, something changed. So, dun ninyo makikita, mamaya, major point ko, how we construct, how gender is actually just a social construct. Okay. Ay, ito yung gusto natin. Orientation or attraction. Nasaan ulit yung attraction kanina kay gender-bred person? Nasa puso. Okay. So, ito yung gusto natin. Okay. So, orientation sometimes also does not have anything to do at all with your expressions and with your identity. Sometimes, nag-a-align yung apat. So, paano ko sinabi nag-a-align yung apat? You're born with a penis, you dress with clothes associated with like with masculine clothes, you identify as a man, nakakagusto ka sa babae. Minsan, okay yon. Align yung apat. Minsan, pwede rin naman, hindi lang siya pang cisgender kasi pwedeng lesbian ka. Okay? Pwede kasi ano rin siya, hindi siya mag-align in the sense na you were born with a vagina, you identify as a, let's say, lesbian. You dress in a feminine way. Then, your orientation or attraction may be for women. Or sometimes, yung women na to, pwedeng ang forma niya ay babae din, or in my case, medyo parang butch. Okay, so marami pong terminology, hindi ko na siya iisa-isayin kasi baka paglabas ninyo parang anong nangyari. Kasi gender class typically is really one semester, but I'm just introducing these things to you. Okay. So, may mga times na hindi siya nag-a-align. Kaya minsan, nagugulat tayo, teka, transgender male siya, tapos may nagustuhan siyang lalaki rin. I mean, cisgender na lalaki. Transgender male, ha? Tapos, ang gusto niya,
cisgender, male. Sabog utak, di ba? Parang, ha? Or minsan, ganito, bakla siya. Oh, ang identity niya, bakla, ang forma niya, bakla, pero may gusto siya sa babae. Kasi, yung apat na yan are not mutually exclusive. Ang ilan sa mga ito ay asexual, aromantic. Pag talagang yung crush mo, walang... Ma'am, ano ba naman tong crush ko na to? Hindi talaga ako pinapansin. Tingin ko kahit maghubad ako sa harapan niya, hindi niya ako papansinin. Malamang asexual siya. Then you have demisexual. Demisexual people are attracted only to someone after they develop a strong bond. Okay? So, ito, hindi na tayo tumitingin dito sa identity at expression. Naiintindihan ninyo? Wala na siya identity and expression kung kanino ka na may gusto. Of course, heterosexual are people who experiences attraction on the opposite sex. So, kung lalaki ka, babae, may gusto ka sa babae. Homosexual are people who experiences the same attraction towards the same gender. So, lesbian, gay, yan. Okay, and then bisexual, all, alam mo, yung reputation ng bisexual, kailangan nating ipaglaban. Okay, kasi yung mga bisexual people, ang minsan, ang akala sa kanila, cheater sila. Dahil, alam, kung magkagusto yun ng babae at lalaki, at hindi yan pinagsabay, hindi yan cheater. Okay, kasi lahat ng tao, cheater, basta pinagsabay mo ang dalawang tao. Okay, but if this person was attracted to a man and then after a few months, nag-break sila, became attracted to a woman, then there's a possibility na bisexual siya. Pansexual are people who are attracted to all gender. I am gender fluid. Pwede akong magkagusto sa lalaki, pwede akong magkagusto sa babae, pwede akong magkagusto sa lesbian, pwede akong magkagusto sa iba pang non-gender conforming people. Polysexual. Polysexual is basically multiple genders. Okay. Kung sumasakit yung ulo ninyo, huwag nyo nang problemahin. Kasi ang main point lang ng gusto kong sabihin sa inyo ay when we talk about attraction or sexual orientation, okay, you do fall in love with the person. Not really with how they identify themselves in terms of their gender. I'm closing with that. I hope you learned things.